Bilang din magulang, ako magulang din ako. Sa mga anak ko, sa mga anak ni nanay, ang obligasyon ng namin mga magulang ay palakihin kayo, paralin kayo. Pag tumanda na kami, hindi na namin obligasyon na tulungan nyo kami. Pero bilang magulang siguro, maisip nyo naman siguro ang pagpapalaki namin sa inyo, pagpaparal. Tapos ngayon si nanay nag-iisa sa buhay. Hindi naman masabi walang anak, may anak pala siyang dalawa. Sumama lang ang loob ko kasi... Te, pwede magtanong, te. Nasaan po yung bahay ni nanay, te? Yung nag-iisa lang na matanda daw. Dulo nang? Doon pa banda pala. So, matras pala ako dito. Puntahan ko lang sana. Dulo nitong dike? Oo, nasa dike ako dyan na malaki. Yung kahoy na yung malaki na yan. Yung Jimelina? Si nanay, si Dada Usnik. Ang pangalan ni nanay, Usnik? Oo, Idita. Oh, sige po. Sige po, thank you. Okay, thank you, te. Nakita ko na yung paliwanag kanina ni bro sa akin. May ginawa rin sa hagdan. Tsaka may puno ng Jimelina. Ito hagdan. Silipin natin ko nandito. Pagtanong-tanong din ako. Ayun. Ayun na. Nanay, may hagdan maliit. Sana nandito. Tao po. Tao po. Tao po. May aso. Sana naman hagat ito. Tao po. Tao po. Ay, walang tao. Tao po. So, walang tao. Walang tao. Yo mga kabrom-brom. Ito yung bahay sinasabi ng dalawa nating pinuntahan kanina. Si bro at saka yung si ate. Ayan sila. Itong kininto nila na sana mapuntahan din natin to si nanay. Kaya lang medyo... Minalas tayo ngayon. Wala dito si nanay. So sana sa susunod na mga araw, balikan natin to dito si nanay. Ang kwento na ito mga kabrom-brom, kaya pinapasilip nila sa atin dito, na dito nga daw si nanay, mag-iisa lang matanda. So may sakit pa daw. Ang ginagawa ng matanda, dahil wala nga daw siyang kasama, walang mga kamag-anak na malapit dito. Ito daw, pag walang pagkain, so, gumagala. Pumunta ng barangay. Medyo may kalayuan pa ang barangay dito. Para lang makahanap ng may makain. So, ngayon, di natin naabutan. Babalikan na lang siguro natin. Ito, sanang dala kong saging. Saka may kunting kamote. Wala pa naman tayo ngayon. Maibigay mo lang sana natin kay nanay. Para may pananghalian natin. Iwanan ko na lang sa kanya. Iwanan ko na sa kanya yung saging. Ito sa ano niya, kubo niya, kahit wala siya. Tsaka itong kamote. Yung kamote ito. Bigay na kabro kanina. Ito si nanay. Sino ba si nanay dito? Ay, ikaw po. Saan ang galing si nanay? Ay, ikaw si nanay dito. Magandang tanghali po. Oo. Pumunta na ako dyan, wala ka. So nanay, wala pa akong ano sa'yo. Ibigay ko, iwanan ko na lang to sa'yo. Ito, binigay lang din sa akin kanina sa pinuntahan ko. Sana makatulong to sa'yo. Tara, dito tayo. Sige nanay, mauna ka. Salamat kuyang. O, saan din kayo? Saan ano nyo? Yan, tinanungan mo. Ay, kayo rin yung tinanungan ko, si kuyang. Nagtanim ko kanina ng saking. Saan mo nakita si nanay? Doon, dumaan kayo pala. Dumaan? Daan sa bahay. Okay. Lagi naman dumadaan yan. Sige. Saan ko lang to si nanay. Ano natin kung anong nito? Wala naman sigurong kukuha dyan. Oo. Sige, salamat tayo kay Kuyang. Hinatid dito si nanay. Iwanan ko na lang sana itong saging. Kahit wala siya. Oo. Ayun, laki may aso. Okay, nanay, dito tayo. Sa ano mo? Oo. Dito.
Tuwanan ko na sana to kung wala si nanay. Para tayo makatulong sa kanya. Nanay, galing din ako kila bro, boy. Boy ba, boy? Kilala mo? Sino? Yung nag-ayos dito ng ano mo? Kubo-kubo mo rin, tsaka yung hagdan. Oo, galing ako sa kanila. Kaya sabi sa akin, nagkwento siya, sana mapuntahan daw kita dito. Yun, nandito na si nanay. Nanay, pangalan mo pala nanay? Edita. Edita Osnik. 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 Saan po ang probinsya mo nanay? Kalbayog, Samar. Kalbayog? Oo. Saan ka sa Kalbayog? Dito sa may Kuan. May Ipaw. Ipaw? Oo. Ako nanay, Kalbayog din ako. Saan ka doon? Barangay Tinaplakan. Tinaplakan. Malapit sa Bugtong. Bago mag Bugtong. Yo, magkababayan kami mismo ni nanay. Ipaw eh. Ipaw, si nanay. O, Ipaw, si nanay ako. Kalbayog din ako. Ang salita kasi sa amin doon. Ang Kalbayog kasi hindi puro talaga na ano. Waray. Cebuano Waray. Halo, no, halo. Oh, halo. Pero karamihan din sa amin nagwawaray. Oh, Kalbayog. Ayan, kababayan ko mismo si nanay sa Kalbayog, sa Ipaw. Osne, may galap shout out dyan sa mga kapwa ko Kalbayog noon. Andito si nanay, Edita Osne. Osnik. Osnik. Oo. Eh si Kuya, pakita ko lang si Kuyang. Ang pangalan mo, Kuyang? Virilio. Ah, Virilio. Oh, Virilio sa Mante, taga Litik din ako. Litik ka rin. Oo. Oh. Ano, la Kulaba. Oo, ang tanong ko, Kuyang, tayo taga Visayas tayo. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nandito, ano? Dito lang tayo nanay, kay mainit dyan. Tipot lang nanay, kay mainit. Eh, galing ka pa naglakad ata ah. Galing ka ng manwali. Kahoy? Ang gagawin sa kahoy? Ah, gagatong mo. May pananghalian ka ba dyan? Ay, iyan lang ngayon ang mga giging pananghalian mo. Be, ano nanay, ang kawawa nanay yung walang buhay. Swerte pa rin tayo at may buhay tayo. Kaya ako nandito sa'yo nanay dahil nga sa pag-iusap nila na sana mapuntahan kita dito. Ako rin, yung saging at saka yung kamuti nanay, binigay ni bro ano yan sa akin. Ni bro boy. Oo, galing ako doon sa kanya. Ano yan pinag, ano mo dyan nanay? Ano yan? Pagkain, buti pa yung aso mo, may pagkain. Ang likod ng camera natin, oh. Kasi wala akong videographer. Buti pa yung aso nanay, may pagkain. Ano yung pagkain ng aso mo? Kanil, bisan. Bisan kinapay. Nanay, matanong ko, may kamag-anak ka ba rito? Mayroon ako to sa Balimbago, kaya lang, yung pinisan ko, may anak na tanong. May anak na asawa ng Amerikano. Hindi naman din nagsasabi. Oo. Ah. So yung mga anak mo mismo nanay, both sa pamangkin mo, meron kang mga pamangkin dito? Kapatid o ano? Nandito yung pinsan ko sa Diamond. Yung tiyahe ko na sa Manila. Isa na lang yan. Diamond? Oo. Mayamanin. Ano? Asa Diamond Balibago nakatira? Oo, Balibago. O, anong nangyari? Ba't ikaw inandito? Dito ako kasi. Nagiging komportable. Komportable ka? Oo. Now, makakatulog ka nga. Natulid yung kakatawan mo. Pundoong ka. Susula. Ang pag-ihi mo, ang pagtain mo saan. Yun lang. Bakit posible naman na mahirapan nga tumae? Eh, ang bahay nanay doon, bato. Di ka tulad dito sa bahay mo, barong-barong. Ayan ang pinaayos ko yan. Doon nanay, sa ano mo, sa kamag-anak mo, di ba sa daya mo nakatira? Oo. Ang gaganda ng mga bahay doon nanay. Ayaw ko doon. Bakit ayaw mo doon? Ah, pinsan mo lang yon. Oo. Anak mo? Anak ko doon sa Cebu, nagtuturo. So, kwento mo nga nanay, paano ka napunta dito? Ang mga anak mo pala nandun sa ano? Paano ka napunta dito? Paano, sa Pampanga? Yung pinsan ko kasi nandito dito. Ano nagsama sa'yo? Papunta rito, yung pinsan mo? O bakit ka pinabayaan? Ayan lang eh, hindi ko alam. Alam mo na. Ikaw ang kusang umalis doon sa kanila? Oo, kasi ayaw ko yung magulo. Gusto ko tahimik. Paanong naging magulo nanay? Alam mo, iba talaga yung sulong mo. Lalo na kung hindi mo tunay na anak. Anak. Ayun. Salamat ito sa bigay mo doon. Oo, nanay. Yan, bigay lang din sa akin. Oo, sana. Hindi natin masabi, nanay. Di ko masabi, nanay, kung kailan ako babalik. So, nagtatanong na si nanay kung kailan ako babalik. Yung mga kabrom-brom, sa may mabuting puso lang po. Ito si nanay. Edit? Edit. Osnik? Oo.
Kababayan ko mismo, Kalbayog. Siya, sentro mismo ng Kalbayog, ang ano, barangay na, ano? Ipaw. Ang barangay Ipaw po ay sentro mismo ng Kalbayog. Shoutout dyan sa mga kababayan ko dyan sa Kalbayog na nakakilala kay Nanay Edita Osnick. Siya po ay nandito ngayon sa Angeles. Angeles, Pampanga. Ayan, si Nanay. Nagpangita kami. Kababayan ko si Nanay. Sa may mabuting puso po ng aking mga sponsor, dalawang tao na po ang naunang pinuntahan ko rito. Wala silang ibang pakiusap na sana si Nanay. Mapasya lang ko dito sa kanyang barong-barong. Ang gusto lang din siguro nila, yung mga napuntahan ko kanina ay matulungan si Nanay. So as of now, mga kabrom-brom, wala talaga. Naibigay ko lang kayo kay Nanay, yung binigay din sa akin. Saging at saka kamote, si Nanay wala pang pagkain. Wala ka talaga makain dyan, Nanay. Sana may mabuting puso dyan. Mabigyan natin ng tulong si Nanay. So ang istorya, si Nanay nag-iisa dito, mas komportable ka ba Nanay na ikaw lang nandito mag-isa? Samantalang may kamag-anak ka naman pala. Diba? Diba na yung pinsan, mga jahil lang mo yung pinsan. Diba talaga? Ilan bang anak mo Nanay? Dalawa. Dalawa? Nasaan yung isa? Nasa Cebu? Yung isa? Nasa saan? Dito lang. Dito lang din? Saan dito? Sa Pampanga? Angeles? Saan? Saan dyan? Dyan lang sa buwan. Sa talaga. Pangarap? Saan ba na yan? Kuyang? Barangay Pangarap? Buntok yun, Nanay? Dito din, sa Angeles? Malapit na sa Grotto. Malapit sa Grotto? Starlock, may Grotto. So bakit, Nanay, ayaw mo bumunta doon sa mga anak mo? Inuulit ko, no? Ito, nasabi ko na sa nakaraang kong vlog. Bilang din magulang, ako magulang din ako. Sa mga anak ko, sa mga anak ni Nanay, ang obligasyon lang namin mga magulang ay palakihin kayo, paaraling kayo. Pag tumanda na kami, hindi na namin obligasyon na tulungan nyo kami. Pero bilang magulang siguro, maisip nyo naman siguro ang pagpapalaki namin sa inyo, pagpapaaral. Tapos ngayon si Nanay nag-iisa sa buhay. Hindi naman masabi walang anak, may anak pala siyang dalawa. Tumama lang ang loob ko kasi ako bilang anak din, may pagkukulang man ako sa magulang ko pero hindi ganito na pinabayaan ko. Ang katulad ni Nanay. Bilang isang anak, utang natin ang buhay natin sa mga magulang natin. Hindi naman din obligasyon ng magulang katulad ko na singilin ko ang anak ko, na alagaan ako. Nasa anak na yan. Kasi ang obligasyon lang natin bilang magulang, palakihin yung mga anak natin ng maayos, paaralin. Yun lang. Pero nasa anak na yan. Ito si Nanay. Nag-isa sa buhay. May anak pa pala to. E ngayon, nag-iisa siya dito. Wala nga kamag-anak dito, Nanay. Pinsan mo. Dito nga, sa Balibago. O, dyan sa Balibago. Oo. Dito sa Kawayan. Wala. O, yun nga eh. Salamat tayo kay Kuyang. Kahit paano may nag-ano kay Nanay. Eh, pasensya na ako kayo sa mga nanonood, no? Medyo tumaas ang boses ko kanina kasi nga, yan ang sinasabi ko sa unang akong vlog, kung napanood nyo, doon kay Nanay Alicia, sinasabi ko na to, na bilang magulang, ang ating lang responsibilidad sa ating mga anak ay palakihin, paralin. Pagkatapos doon, pag-asawa na yan, hindi natin obligasyon na sabihin sa mga anak natin, alagaan nyo ako, nasa mga anak na ho yun. Ang pinag-uusapan dito, utang na loob. Kasi hindi tayo maging tao kung wala tayong mga magulang eh. Diba? Alam na ang Diyos yan. Kaya ako po, bilang nagbablog, baguhan man ako, pero itong channel ko, ginawa ko to para dito makatulong, hindi lang sa pamilya ko, para sa mga tao na katulad nito, nangangailangan ng tulong. Sana po, ang pagsuporta nyo sa akin, hindi lang doon kay Nanay Alicia. Makahanap pa tayo ng mga tao, mas karapat dapat din natulungan kay tulad ng kay Nanay Alicia. Wala, nung ulit ko, wala pa akong ano ngayon na mabigyan ng full support si Nanay. Ito lang ang maibibigay ko sa inyo. Ang istorya ng buhay ni Nanay, narinig nyo naman kanina kung bakit siya nag-iisa rito dahil hindi siya komportable doon sa mga kamag-anak niya, pati sa anak niya, kaya nagsusulo siya. Ay, sumasama yung loob ko eh.
makakita ng ganito. Dahil kahit ako, ayaw ko rin magiging ganito ang magulang ko eh. So wala naman akong pakialam doon eh, kung anong problema nyo kay nanay eh. Pero bilang anak sana, huwag naman natin pabayaan ng ating magulang. Dahil hindi tayo mabubuhay pag wala tayong magulang eh. Hindi naman to ganito si nanay, wala siyang sariling dahilan kung bakit siya umalis sa mga kamag-anak niya, sa anak niya. Panawagan ko lang po no, dyan sa may kamag-anak sa kalbayong nanay. Mga kapatid mo. Ay, tulo lang din anak si nanay. Tapos, yung mga anak niya pa, malayo sa kanya, hinanap. Kaya kayo ng mga anak niya. Nanay, hindi ko alam kung anong istorya, no? Kung bakit lumayo ka doon sa mga magula, sa mga ano, kamag-anak mo. Bakit ba gusto mong tumira na lang dito mag-isa, magsulo? Ayaw mo ba na daling kita doon sa kamag-anak mo? Bakit? Madaling ako. Wala rin nangyayari. Wala rin nangyayari. Lalo pagkakamag-anak. Bakit nalang nangyayari? Meron bang mga bagay nanay na ano na ayaw nila sa'yo? O ayaw sa kanila? Wala naman ako masalang. Sa mga ulitin ko ulit, no? Ilang taon na po kayo nanay? 60. Nanay, hindi ka lang 60. Kasi ang mama ko nanay 60, medyo maano pa. Kasi nung pa kami sa Illinois. Oh. Pa lang ako noon. 30 pa lang ako noon. Nakita mo na to si nanay? Pa lang ako noon, doon pa kami sa Illinois, nanay. Ay, hindi mo talaga pa alam nanay kung ilang taon ka na ngayon. Kahit yung birthday mo, di mo matandaan. Anong taon? 1951. Mga 60 plus pa lang. Sa kanti ako na 70, no? Nanay. So, hindi tayo, ano? 1951. Bilangin nyo na lang. May inaw sa mat. So ayan, si nanay ha, inaya ko si nanay na pumunta doon sa kamag-anak niya. Diyan lang, balibago, medyo may kalapitan lang naman. Ayaw ni nanay. Huwag na natin pilitin kung ano ang dahilan nila. Yun, kadugo ni nanay yun, kamag-anak niya. Ayaw niya. Tapos yung anak niya, marapit na sa gruto. Ang alam kong gruto dito lang sa Pampanga, sa Tarlac. Ah, sapang ano? Parang sapang palay na yun, nanay. Sapang palay. So, Bulacan. May anak siya Bulacan, may anak siya Cebu. Dalawa lang anak niya. Wala siyang kapatid. May gruto ba doon sa sapang palay? Meron po. Gruto, oo. Bulacan yun. So, yun. Narinig niyo ang dahilan. Ayaw ni nanay na daling ko siya doon sa kamag-anak niya sa Balibago. Di na natin ano yun kung ano man ang... Ano nila, ba't ayaw ni nanay bumalik doon? Baka mapagalitan daw ako. Ayaw ko rin naman pagalitan ako. Ay, nanay. Ano bang tulong maibigay ko sa'yo? Sana may magandang puso na magbigay sa atin ng ano. Makatulong man lang. Dahil ako po, sa totoo lang, wala po. So, nakita nyo naman kung gaano ka ano yung channel ko. Itong ginagawa ko, gusto ko lang talaga pong makatulong. Sa may magandang puso po, sana mabigyan din natin si nanay katulad ng pagbigay nyo kay Nanay Alicia sa mga nakaraan nating vlog. Si Nanay Idita Snake. Lubo siya. Ngayon, wala pa siyang pananghalian. Nanay, pwede kong makita loob ng bahay mo. Itong kubo-kubo mo. Ikaw lang. Okay. Nanay, ikaw ba? Okay ka pa? Wala kang naramdaman. Si nanay, kung mapapansin nyo ang leg na nanay, meron siyang goiter. Oh, may goiter si nanay. Ayan. May goiter si nanay. So, hindi na nanay sigurado kung kailan siya pinanganak. Kung ilang taon na si nanay. Basta 1951 ang sabi niya. So, bilangin natin. Ako, di ako marunong magbilang. Mamaya, mabilang ko yan. So, ito. Ipaisilip ko sa inyo ang loob ng bahay ni nanay na. Nanay, ano ba mga gamit mo rito?
Ano yung kaldero, bakit nakatakip ng ano, bato? Ba't may nakapasong na bato? May kanin to? May kanin to, nanay. Kaya tinakpan mo. May kanin. Sabihin ko. Bahaw. May kanin si nanay. Ay, hindi na pwede to, nanay. Panis na. Ang kanin na nanay, panis na. Panis na. So, dinaganan niya ng bato dahil may mga daga. Pero, kailan pa yung sinaing nanay? Kahapon pa. Hindi na pwede pagkain niya, nanay. No, baka masira yung tiyan mo. Ayan, higaan ni nanay. Ano ba yan? Ay. Bakit may mga magulang na ganito? Napabayaan ng anak. Ako, hindi man ako perfecto sa mga magulang ko, pero ayokong dumating sila sa ganito. Yung, pasensya na kayo kung ganyan ako magsalita. Eh, talagang katotohanan to eh. Hindi to gawa-gawa na video. Katotohanan nito. Na may mga magulang na napabayaan ng anak. Di naman masabi na walang anak si nanay. May anak siya, dalawa. Kaya lang, medyo may kalayuan. Oh, sige po. Kuyang, maraming salamat sa paghatid kay nanay. Oo. So, nanay, ang naibigay ko lang na tulong sa'yo, nanay, yun lang, ano, kamuti at saging. Hirap naman ito. Ano pa magagawa ko? Sana naman. Sana naman, may mabuting puso. Yung kanin mo, hindi mo na pwedeng kainin yun. Panis na. Nanay, ang totoo po niyan, anong oras na? Mag-alauna na ako din. Ay, wala pa pananghali, ano? Kaya, ano talaga? Okay. Meron ako dito konti, nanay. Nanay, huwag mo kong alalahanin. Kasi may bahay ako, nanay. So mga kabrobrom, pagpasinsya na po ni nanay ito, pagdamutan na po ni nanay, 100 lang po talaga ang kaya kong maibigay para lang may pagkain ngayon si nanay. So ang... Nanay, huwag mo nang kainin yung ano mo ha. Bigas mo, nanay. Saan ka magsasaing? Ay, sa labas. Hindi, pwede ka na magsasaing. Ay, ano ba sasaing? Hindi, wala sa... Bigas ka ba? Hindi, nanay. Kamuti yan eh. Wala kang bigas kahit puti. Malay-layo din kasi ang tindahan dito. O nanay, sana pagpalain tayo na may mga tao magandang loob. Kaya magpapasko naman. Sana. Kailan ba? May tema to? 21 na ngayon. Anong araw ba ngayon? Martes. Merkulis. Huwebes. Opo, Webes 24. Ay, nanay, anong meron? Ano pong ano? Ay, sana nga. Ano ka naman? Kailan ka ba huling kumain, nanay? Kailan ka ba huling kumain? Kaninang umaga? Nagkape lang. Nagkape ka. Parehas tayo. Nagkape lang. Umalis ako kanina, alis 7. So, parehas tayo nagkape lang. Nagutom na ako. Mag-alauna na. So nanay, ang gagawin mo ngayon, pili ka ng bigas. Hindi, ngayon na. Puta lang. Puta tayo sa tindahan, bili ka doon. Dito kami sa barangay Manuale, sa Looban. Bibili ng bigas. Yung 100 na binigay natin, bibili natin ng bigas saka ulam kay nanay. Ano kahit paano man lang doon sa 100 na binigay natin, mga kakain si nanay ngayon. Ang tindahan, nanay. Dito, pwede na rito. Ha? Dito na tindahan, pwede na. Saan may bigas? Saan? Saan? Diretso? Okay. Sige. Turo mo lang nanay kung saan may tindahan. Bili tayo ng bigas. Saan? Dito? Okay. Dahil lang. Yeah. Yan, dito na kami ni nanay. Dito sa ano? Sa tindahan. Tao po. Pabili po. Nay, magkano ang kilo ng bigas nyo? Po? 45. Mga ilang araw yung isang kilo, nanay? Mga dalawang araw, kasi yung aso po. Dalawang araw? Kailangan talaga ang aso? 45. Wala na rin tayo maidagdag, mga kabrobrom. Tapos ulam mo? Ulam mo? Ulam po. Oh. Ano? Tuyo na. May tuyo ba dyan? Tuyo daw. Magkano tuyo mo?
Anong tuyo na naiyan? Kamban. Kamban, oo. Magpila ni Day. Magkano po ito? 13. Ha? 13. Paano na sinanay ng dalawa? Dalawa na, dalawa. Ah. Ako na mag ano sa tuyo nanay para yung 50 pang ano mo pa. Yeah. 13. Okay, 13. Kaya ang nakayanan lang natin ay isang kilong ano, bigas tsaka ang pinili niyang ulam ay tuyo. Tamban. Tamban yan nanay. Oh, sige. Balik na tayo para makasain ka na. Tapos ibigay na rin yun natin kay nanay yung ano, puso ng saging. Lahat naman tayo may puso. Saka yung saging at saka yung kamote na binigay lang din sa atin. Alright, thank you po. Thank you. Thank you. Ang oras ay alauna na. Oo. So wala rin akong pananghalian, wala akong agahan. So ito, okay naman si nanay. Basta maluto yan. Kumain ka lang nanay pag naluto yan. Ano? Hindi ko na antayin ang pagkano. Babalik na lang ako dito. Silip-silipin na lang kita. Kung may biyaya man para sa'yo, silip-silipin na lang kita dito. Kahit ano, pag meron nanay, silip-silipin kita dito. Saan ka nagigip ng tubig nanay? Kaya mo yung buhatin? Ah, 8 liters. Nagkikisakay ka. Ah, okay. Sinala, hindi na rin ako magtatagal daw. Oo. Saba, ano na lang kita. Silipin na lang din kita dito pag may ano. No? Sige. Babay, nanay. Oh. Babay, nanay. Babay.